Good morning, everyone. For today's video, guys, ay katatapos ko lang mag-exercise. Kasi every morning talaga, guys, kung kaya naman ng self ko, ay nag-exercise talaga ako at least mga 30 minutes or hanggang 1 hour. Kasi gusto ko talaga na pinagpawisan. Kasi the more na pinagpawisan ako, the more na ako naging energized. So, hanggang kaya naman ng katawan ko at hanggang maganda naman yung gising ko, ay nag-i-exercise talaga ko every morning. So, guys, yung exercise kasi depende din yun sa inyo. Pwede din na 3 times a week, ganyan. Kasi ako din, minsan pagkapagod ako, ayan, minsan ko lang din ginagawa yung exercise. So, for today's video, guys, ay ipapakita ko sa inyo yung routine ng halaman ko. Kasi ngayon, guys, ay meron ng host yung asawa ko. Kaya medyo hindi na ako nahihirapang magdilig. Kasi bumili na rin siya ng host. Kasi kailangan din namin sa meron kaming pinapagawa. And then, magagamit ko rin siya sa mga halaman ko. So, thank you sa asawa ko na very supportive sa lahat ng mga gusto kong gawin sa buhay ko. And then, ito na, guys. Nagdidilig ako dito sa mga halaman ko. Itong halaman ko, guys, ay kunti lang yung nakasurvive. Kasi last month, guys, ay sobrang init. Tapos biglang umulan. Tapos yung init dito, guys, talagang sobrang balo mo, masusunog ka talaga. Kaya yung ibang halaman ko, yung ibang bulaklak ko, hindi nila nakayanan, talagang nasunog talaga sila, guys. Kaya unti lang yung na ano ko ngayon, nakip ko na nabubuhay sila, unti lang yung na save ko sa mga halaman ko. At sana nga tuloy-tuloy na yung pagkabuhay nila. And then, guys, ngayon ipakita ko sa inyo dito ako sa may ano, nagdidilig. And then meron lang akong pinto, guys. Sa mga tao na mahilig manghusga, sa ibang tao na porke daw walang pinag-aralan. Wala naman sa pinag-aralan yun. Kasi kung marunong kang dumiskarte sa buhay mo, kung masipag ka, ang pinaka-importante talaga, guys, ay yung masipag ka, hindi yung umaasa ka, kahit pamilya mo pa yan. Maganda yung sarili mong kita, maganda yung sarili mong sikap. Yan, wala yan sa papel. Kasi yung iba kasi, bala mo makapagmataas sila na may pinag-aralan, tas yung ibang tao walang pinag-aralan. No, nagkakamali kayo dyan. Kasi in the reality, kahit may pinag-aralan yung tao, kung tamad naman, no, walang magagawa ang papel mo sa buhay mo. Kasi hindi naman nakakain yung papel. Tandaan nyo yan, guys. Kaya yung mga may pinag-aralan at kala mo kung sinong makapaglait dun sa mga tao na hindi nakatapos. Kaya pag-isipan mong mabuti yung mga sinasabi nyo, mga nilalait nyo, kasi kahit tapos ka pa, kahit ano pang kurso na inano mo, kung bad attitude ka, ay hindi ka aasinso. At nananapa ka ng ibang tao, walang patutunguhan yan. Kaya sa buhay kasi, in reality sa buhay natin, kahit walang pinag-aralan, kung masipag lang, nabubuhay tayo sa mundo. At huwag niyong basta-bastang nilo-lockdown yung mga pag walang pinag-aralan, kasi sila yung masisipag sa buhay. At hindi lahat ng mga tapos
may mga mga course, hindi lahat ay naging successful. Kaya huwag manghusga sa kapwa-tao. Kung wala man silang pinag-aralan at kung hindi mo na problema yun, mind your own business. Huwag mo nang problemahin ang problema ng iba. Kung hindi naman nang hihingi sa'yo, kung hindi naman ikaw ang nagpapakain. So, yan lang guys. Tip ko lang sa mga tao na mahilig, mangialam sa ibang buhay. Ayusin muna yung mga buhay-buhay ninyo bago nyo ihusga ang ibang tao. Kasi, yung pagiging mga pakialamera natin, wala namang maitulong yan dito sa ating mundo. Kaya, ano lang, chill lang tayo sa buhay, maging masaya. Importante, wala tayong tinatapakan, wala tayong nilalait. Kasi importante yan sa buhay. Kasi, malay mo, nakakasakit ka na, nakakainsulto ka pa. At higit sa lahat, baka ibalik sa inyo na may pinag-aralan ka nga at wala ka namang mudo. At yung ugali mo, may pinag-aralan ka nga, may papel ka nga, pero yung ugali mo, pang kinder. Kinder lang yung, pang kindergarten lang yung, pang kindergarten yung ugali mo. Ne? Kaya huwag masyadong mangingialam sa ibang tao kung hindi mo naman sila pinapakain. So enjoy lang natin ang life habang nabubuhay tayo. Maging masaya tayo para sa iba, sa kaligayahan ng iba. Ganyan lang guys. Huwag manapak ng ibang tao. Yan, paalala lang dun sa mga tao na mahiling makialam sa ibang buhay. So, ayan na guys, tuloy na tayo sa buhay natin. Kung nakikita nyo guys, ay pumupunta ako dun sa kabila, sa likod namin. Kasi meron pa ako doon, meron pa akong mga bulaklak doon na nag-survive. Nailigtas ko sila sa kamatayan. Kaya, ayan, nabuhay sila. Kaya, ayan yung dinidiligan ko, yan yung pinupuntahan ko sa likod. Nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit papano, meron akong naisalba na mga bulaklak ko, guys. Kasi guys, kung minsan hindi mo lang sila madiligan ng isang araw, pagtingin mo ulit sa tanim mo, wala na. Nalanta na yung mga dahon nila. Tsaka meron pang mga bulaklak na masisilan. Masisilan sa init. Kaya sayang yung mga bulaklak ko na magaganda. Tapos mahal ko na bili, tapos yun, namamatay lang. So, nasasayang ako. So, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga new subscriber ko sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa lahat na nag-suporta sa akin. Sana po ay tuloy-tuloy niyo po akong suportahan. At palagi nyo pong panoodin yung mga videos ko. And then, salamat din sa mga tao na nagsubaybay sa akin, sa story ng life ko. At sana ay nai-enjoy nyo yung mga videos ko. At sana ay yung mga nishishare ko sa inyo, sana mapupulutan nyo yung ng aral. At alam nyo guys, hindi talaga maganda yung manghusga ka sa ibang tao. Kasi yung buhay natin, hiram lang natin. Kaya make it sure na wala tayong nasasaktan, wala tayong natatapakan na tao. Hindi tayo nananakit, no? Oh! Sige!
Sige, thank you. Ayan guys, ang aking mga tanim. Ito guys, ayan. Ito yung sili na to. May bunga na siya. Ito yung bunga niya. Guys, nakita niyo yan. Ayan, nakita ko na yung pinaghirapan ko. Yan, may bunga na siya. Maliit lang yung ano niya. Tinanim ko lang siya sa pot. Maliit lang yung punuan niya. Yan, mga bunga niya. Diba? Pag may tiyaga, may nilaga. Ayan. And then, yan na yung punuan niya guys. Tingnan nyo ang liit. Maliit lang yung puno niya. Pero may mga bunga na rin. Ayun yung baby rams ko. Nandun sa taas. And then, ito yung mga bulaklak ko. Ayan. Ito guys, yung bulaklak na to ay bumubulaklak lang siya. Morning. After 12 noon, 1 o'clock, masisimula na siya ng mag-close. Then yan. Ito naman, ito yung mga bulaklak na. Ganyan yung mga bulaklak na. Yan. Bulaklak niya ganito, haba. Tapos yung dahon niya is pink. Yan, ito binili ko lang din to. Ito naman bigay lang din nung nagpasyal kami dun sa kabanatuan sa kapatid ko, binigay ng kaibigan niya sa akin. And then ito naman guys, ito. Yan, ito yung laklak na to, bigay ng kaibigan ni Jody. Tapos nasa ibang bansa na ngayon. Ito din, bigay lang din. Di halos itong, kasi yung mga binili ko guys, nalalanta sila, hindi nila kayang, kaya yung init. And then ito guys, yan, kita nyo guys, sobrang laki. Ang laki ng puno niya. Hiningi ko lang to sa kapitbahay namin. And then, yung hiningi ko to guys, yung binigay sa akin, isang peraso lang to. Halos ganito lang siya kaliit to. Tapos ganito na siya ngayon, sobrang laki. Tapos dumami na pati sila. Sobrang dami na niya. Yung isang baldi siya, sobrang dami na niya. Ito naman, bigay lang din to sa kabanatuan galing. Pero yung ito guys, ito binili ko yan. Binili ko to. Tapos ito, binili ko din to. Nag-antay nga ako sa bulaklak nito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya namumulaklak. Orange yata yung bulaklak nito. Orange. And then, eto, may sili pa ako dito. Dito, guys. Eto yung mga pinagbalatan ko ng mga niluluto ko. Diyan ko na nilagay. Kaya lang, guys, sad to say na yung sili natin, yung dahon nila ay kinakain ng uod ba? Kasi hindi ko naman nakikita na may uod. Hinahanap ko nga yung uod, kaya lang hindi ko makita. Kaya ang ginawa ko kaninang umaga nung pagising ko, nag-ano ako ng sabon, tapos nilagay ko sa tubig. And then, ayan, ganyan ko lang sa kanila para hindi na siya masyadong uod din. And then, ito guys, itong bulaklak na to, itong gumagapang. Ayan, tingnan mo guys, yan. Kinain ng uod, nakakalungkot. And then, ito guys, ito yung bulaklak na to guys. Nagpasyal ako dun sa may palengke. And then, pag uwi ko, meron akong nadaanan, maliit lang siya, nakapat. Sabi ko, kung pwede ba ako manghingi. Ayun, nanghingi ako ng maliliit lang na ano. Tapos ngayon, malaki na siya. Tumubo na siya. And fairness super... Ay! Babali yata. Fairness, malaki na siya masyado. Malaki na siya. And then, meron din ako last. Kaya lang namatay siya na lanta. Kasi laging nagaganyan. Tsaka namamatay yung puno niya. And then, eto din guys. Yun, sobrang taba ng sili na yan. Itong mga sili na to ay
galing lang to sa mga pinagbalatan ko, pinaglinisan ko, pinaglutuan ko, tapos nilagay ko lang sa isang pot, tumubo naman, kaya ayan, lumaki na sila, nilipat ko na lang ng mga pot. Tsaka hindi na ako masyadong nakakabili ng mga pot ngayon, kaya pinagtsatsagaan ko na lang yung mga sako, yung mga balde, kaya ayan, hindi na ako masyadong namimili ng pot ngayon. Kasi marami pa tayong mga unahing gastusin. Ayan, hopefully guys, ito mawala na yung mga uod dyan. Kasi nilagyan ko na ng sabon. Ang tataba pa naman nila guys. Ganda. And then guys, ito. Hindi ko nadiligan ng 2 araw yata. Ayun, nalanta. Pero maganda naman yung pagkabulaklak niya. Maraming bulaklak siya. Yan. Ang dami kong namamatay yung binili ko guys na iba. Namamatay sila kasi hindi nila nakayanan yung init. And then guys, dito sa may likod, meron pa akong tanim dito. Nilipat ko lang kasi sobrang init talaga. Ayan guys, so. Ayan. Nilipat ko sila nung nakaraang buwan kasi nga sobrang namamatay na sila. Nalalanta. Hindi ko nasabi. Sabi ko sa asawa ko. Hindi ko na alam gagawin. Kasi sobrang sayang, hihinayang kasi ako guys. Kasi nga, lahat ng bulaklak, halos lahat ng bulaklak ko ay binili ko dun sa palengke. At take note, hindi siya mura ha. Mataas yung napatataasan ako sa presyo. Kaya sobrang nahihinayang ako pag talagang mauubos sila sa kamatay. Kasi kahit yung ganito guys, sobrang mahal na sa palengke. Ito sa amin sa Bohol. Marami si mama, kaya lang dito kasi lahat binibili. Kaya eto, ang ganda nito, tapos namatay lang. Tapos, buti, nakalipat ako na, ayan, nabuhay sila, sana mag-survive sila. And then, ito guys, ito naman binili ko to. Tapos yung, meron tong malaki, buti nakasurvive. Ay, namatay, tapos ito maliit na nakasurvive siya. Ito naman yung parang plastic ko. Maganda to last time. Kaya lang, ayan, konti na lang din yung natira. Ito na lang yung natira ko. Tapos yun, nagpasalamat pa rin ako kahit papano ay merong nabuhay. Ayan guys, kung titingnan nyo siya, para siyang plastic. Para siyang, maganda siya sa pangloob. Parang plastic lang siya. And then, ayun guys, ito din. Sobrang nanghinayang ako dito kasi, so, nung nabili ko to, sobrang ganda to guys. And then yan, binili ko din yan. Tapos, pagka hindi nila nakayan yung init guys, tingnan nyo to, oh, yung dahon nila parang nasusunog siya. Yan. Yun din. Basta, ito guys, ito na lang yung natira dun sa mga binili ko. Nakahalos, mga almost 40 na siguro ako sa bulaklak. Sa bulaklak lang. And then yan, kaya nanghihinayang ako kasi sobrang mahal. Tapos yun, hindi ka sure kung mabubuhay ba sila or hindi. Tapos yan. Tapos dito guys, ay nagulay kami nung nakaraang araw. Tapos, sobrang mahal kasi ng mga gulay dito guys. Kaya talaga naisipan ko na maglagay sa mga ganito. Bala ko sana na magtanim ng mga gulay-gulay sa mga gilid-gilid namin. Kaya lang, hindi siya pwede guys. Kasi pag umuulan dito sa amin ay maraming tubig na stock. Kaya hindi ka pwedeng magtanim doon lang sa mismong sa lupa. Kaya hindi ka pwedeng magtanim doon mismo sa lupa. Kasi pag bumabaha, syempre madumi. Kaya, ayan, nilalagay ko sila sa pot. Ayan. Ito, medyo nalanta na nga to guys eh. Pero, yun, buti na lang, nakasurvive sila. Ayan, unti-unti na silang nabubuhay. Sana mabuhay sila. Ito guys, talagang ang saya ko nung nakita to na nabuhay na siya guys. Kasi, talagang ano na to siya guys eh. Papatay na to siya eh. Yung kasamahan nito guys, dito oh. Ayan. Ano na siya. Ito na lang yung natira. Sa sobrang init guys. Hindi nila talaga nakayanan. Tingnan nyo to, oh. Ayan.
nasusunog yung mga dahon nila. And then itong mataas guys, galing din sa kabanatuan, bigay lang din sa kaibigan ng kapatid ko. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo na ito sana malaki na to. Yung puno nito malaki na. Gumagapang na rin sa dingding. Kaya lang, ewan ko kung anong nangyari, parang nasunog yata, namatay kasi laging nagagalaw yung puno niya. And then, ang ginawa ko na lang nung namatay na siya, kung gumupit ako ng maliit, buti na lang meron na nabuhay. So, thankful pa rin ako kahit papano nakasave ako sa kanila. Nakasave ako ng unti kahit papano. Nanghihinayan ako sa yung iba guys, yung ibang mga bulaklak kong gaganda ng mga yung mga may kulay na ganito, talagang nalanta lang, nawawala na sila. Kaya nanghihinayang ako. Kaya ang bala ko sa susunod, yung mga bibilhin ko na lang yung dapat nakaka-survive sa init. Kasi dito sa Pampanga, sobrang init talaga. At dapat yung bibilhin ko next time, yung kaya nila yung initan. Yan. Ito namamatay nga ilang araw lang din. Pero mabubuhay yan sila guys. Mabilis lang mabuhay ko. Labo ko niyan. Ayan, ganda tingnan. Sobrang saya ako talaga sa sili ko. Nakita ko na may bong. Tara na. Diba? Sulit yung ano mo. Yung pagtsatsaga. Okay guys, that is for today's video. Bye-bye muna sa ngayon. Bye guys! Thank you for watching.